Mga kaibigan po, ang ating mga bisita ngayong hapon. A power couple, I would describe them. Please welcome Naitai Kapuso. Sino bang unahin ko? Kian ang China. Kian Cipriano ang China Otaleva. Hi, hi. Hello, good afternoon. Hi. It's been a while. Thank you very much. Boy, kasi sabi nga namin, parang nag-date na rin kami ngayon. Minsan lang ta dito, boy, na kami dalawa lang magkasama eh. Sarap naman. I like that. Nobody has told me that we're coming to your show and it's like we're dating. Ganda. So ngayon, para na tayong banda eh. Alright, kulang na lang. But I'll dance. Sasayaw ako. Apat na bagay lamang ang nais naming pag-usapan dahil we only have 20 minutes. Nanghiram lamang tayo ng 20 minutes. Hindi ko alam, Kian, that Season 3 of Starstruck, you were top 14. And then, do we have a photo? May litrato tayo ni Kian. It's a video! Oh my gosh. It's a video! Panoorin natin. Sige nga, let's watch this. Wow. Okay, there. Wala. Wala. There. Oh, ayan na! The last guy from Manila is Kian Edward Cipriano. Itong pangalawa niyang pagsubok na pumasok sa Starstruck. He made it to the top 40, but eventually, he dropped out of the search to fulfill his dream of becoming part of a new band. Starstruck! Starstruck! Anong kwento? Ang cute mo doon. Nakita mo, China. Ito yung kwento na ayoko sa ikwento, so totoo lang. Dahil parang iba siyang face ng buhay mo. Buhay ko. Alright. Kasi noong time na yun, yung nanay ko gusto niya mag-artista. Hi, Mami. Yung pero video na yun dito, magkaaway kami ng mami ko. No? Dahil ayaw mo? Dahil ayaw ko. Tapos sabi ko, may mga camera sa labas. May ano raw, parang kasi hindi ko siya like, kumbaga hindi ako, hindi ko siya gusto talagang gawin. Was that the reason why you backed out from the top 14? Yes, kasi mas gusto ko na i-pursue yung music. Mas parang gusto ko na sumugal at tumalon sa pagbabanda. Pagsusulat na kanta, pag ano, mas gusto ko na ganun. Ito, ayan, oh, parang alam ko na... Oh my gosh! It's Salem! Pero ang cute mo, ah. Di ba? Isa siyang malaking ano, trip. Pero, I mean... Pero okay, naunawaan ng nanay? Na, eventually. Hindi nung una. Parang, pero eventually she understood. Yeah, kasi parang sinasabi niya, ito yung opportunity sa'yo, nandiyan ka na, ganyan. Tapos para ako, hindi ko siya rin magagawa ng tama kasi hindi ako masaya. Na, okay. Nasabi ko rin sa mami ko na, tina mo, Mami, sinunod ko yung tingin kong gusto ko. Masaya tapos ako. Napunta rin siya na naging actor din ako. Oo, at naging director din ako. At napuntahan ko rin yung gusto mo mangyari. Pero kinailangan ko lang sundin yung gut ko nung time na yun. Dahil alam ko hindi ko siya magagawa ng tama. Dahil as an entry point, di ba?